syempre, may Daniel doon. May Daniel, di ba? O ngayon, wala na. Wala nang sabit. Wala na si Daniel. Wala na yung relationship nila. So, wala nang masama. Marites all over the world! Ito na lang po ang iyong Fab Four and Fantastic Four pagdating sa chikahan at intrigahan! Bago ang chikahan, ito pong iyong Dean Junardo! Ang inyong PhD, Rose Garcia! Magganon! Ang inyong Mega Marites, Mr. Fula! At ang inyong Unbettable Professor Ambet Nabus! And welcome to Marites University! Live and kicking. Correct! At syempre, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa aming channel. Kaya naman, kung hindi ka pa nakasubscribe, aba, ano pang hinihintay? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan. Okay mga marites, simulan na po natin ang salinggong chika. Ito po, unahin natin ang Beanie. Sold out na po in 2 hours ang both days 2 and 3 concert. PhD? Yes, hindi na nga lang isang gabi at hindi na lang dalawang gabi kung hindi 3 nights na sa New Frontier Theater ang girl group na Beanie! In fairness, dahil in 2 hours daw nag-sold out na yung kanilang second and third night concert. Ang bongga, no? Alam mo, na-intriga rin ako eh. Kasi kahit sa mga circles ko, ang daming interested na manood. At sinasabi nila na napakagagaling nga raw. Congratulations naman. Kasi ngayon, mahirap nang bumuo ng grupo. Tsaka magpasikat ng kanta o magpasikat ng grupo tulad nila. Pero in fairness, sold out. At mas mahirap magpa-sold out. Correct! Actually, nandoon ako nung araw na nagbebentahan ng mga tickets. Nagtanong nga po tayo kasi nagkaroon na ng paglilimita sa isang tao hanggang 10 ticket lang yata. Kasi yung iba nga, sinasamantala na nila na bumibili ang isang tao pag mayamang ninenegosyo na para ibenta ng mas mahal. Okay. At ibig sabihin, marami talagang bumibili kasi marami. Pwede yung negosyo. Yes. Kasi on the day na wala kang ticket, maglaba ka sakali. Correct. Pero sana nga, sa susunod daw, sa mas malaking venue na kagaya nga ng Araneta kasi New Frontier medyo limitado pa yung espasyo. Medyo sabi, maliit pa. Maliit pa. Sabi naman nila nung grupo, pagsusumikapan nila yan at nagulat din sila sa reception. Pero okay lang yun kasi kung di ako nagkakamali, isa to sa mga unang major concert nila na. Kaya okay lang naman na doon muna sila magsanila. At 3 nights. 3 nights is 3 nights, 10. Oh, in fairness. At saka, maganda naman talaga na mas maliit na venue muna. Yes. Mapakiramdaman mo muna yung pulso ng mga manonood. Tapos, pwede ka naman... Music box muna sila. Saan? Huh? Music box. Music Rino. Oh, pwede rin. Oh, maliit din. Oh. Ako talaga. Sino ba sila? Beanie! Saan ka kanila? Pag narinig ko, alam ko yung kanta. Hindi ako pagkanta, kaya sorry din. Okay. Kilala ni Gracia. Hindi, magaling daw. Magaling daw talaga. Hindi, magaling. Ito ang big reveal. Si Gracia ay dating membro ng Beanie. Okay, with that, Gracia, sample! Okay, good luck, Beanie. Ito yung pa, bagong balita, mga kamarites. Ito po ang asawa ni Pokwang na si Leo Bryan pinadeport na ng Bureau of Immigration. Press na press po yan. Yes. Ikaw na muna bibigay? Di, pwede naman. Napasa ko lang din kanina. Pinalita ka po, Yabunda. Ilang oras bago po kami mag-live ngayon, napabalita na sa GMA News Online tsaka kay Kuya Boy na finally, na-deport na. Tsaka may closure na yung kanilang... Kasi hindi rin pinagbigyan yung apila nila sa BID na yung may ano tawag natin doon, motion for reconsideration. So as in deport, as in walay na. Walay na. Kasi man, ang sabi ni Poco, ang wala siyang permit to work here. So parang saan siya kukuha ng pagkabuhay na showcase? Yun ang naging basihan kung bakit siya na-deport. Hindi lang yun. Kung wala kang permit to work here... Hindi ko kasi alam. Kaso wala namang visa kasi dito, di ba? Working visa ka dapat. Working permit. Alam mo, curious ako eh. Kung galing ka ng US, kasi tayo, aminin nyo, ang daming mga bansa na kailangan may visa. Ngayon, kahit na walang visa sa mga bansang pinupuntahan natin, sinatatakan tayo ng, let's say,
2 months lang. Pwede ka mag-stay. 2 months hanggang 6 months nga yung iba. Ganun din ata kahit ito. Yes. So, ang ginagawa kaya ni Lee, nag-renew lang. Iyan ang hindi napag-usapan sa tinagal-tagal ng issue. Kasi pwede rin hindi, di ba? Kasi nga, di ba, inasawa nga si Pokwa. Oo, pero kahit pa, dahil hindi naman sila kasal. Legal. Hindi pa rin yun considered. Anyway, pero ang alam ko ha, i-correct niyo rin ako kung mali ang pagkakaalala ko. Ang alam ko, after lang lahat ng mga, alam naman natin na si Mamang talaga, Mamang Pokwang talaga, ang mainit sa kaso na ito. Ilang beses natin pinodcast yan. So, parang si Lee, ang alam ko, nagsalita na rin siya na parang mag-voluntarily na rin siya. Na jumalis. Oo. Mali, sabihin niyo, jumalis. Oh, yun na. Pero ito nga, na-deport na. Na-deport. Decision ng BID. Okay. Water under the bridge. Yeah. Is there a water? Alam mo, hindi pa rin. Meron pa rin silang connect eh. May mali yung pa rin. May anak sila eh. Siguro, may anak ba sila? Ay, ano siguro ba? Ngayon, Lilo lang muna. Siguro si Pokwang medyo yung hinihingi niyang parang kapayapaan. Eto, natanggap na niya. Pero ako ha, ang wish ko pa rin dahil may anak nga sila. Sana dumating ang time na magkaayos din sila. Kasi tingin ko naman love naman ni Lee. At na, pati ng family ni Lee, yung bata. Sabi naman ni Pokwang sa interview, hindi man niya pagkakait ang pagiging mother. Ang karapatan bilang tatay. Ni Lee sa akin. Oo, kasi at least hindi man kailangan magkabalikan silang dalawa. Ang importante, maging maayos sila. May relasyon. Para sa bagets. At nakamit na ni Pokwang yung hinihingi niyang hustis at katarungan para sa kanya na siya ay feeling na inapi at napi. Correct. Yan. At least ha, meron pa rin palang nangyayari. Yan. Ang tagal ha. Ay, speaking of Pokwang nga, yung TikTok Clock News, ginawang 11 o'clock na pala. Saka dalawang channel na. GNTV tsaka GMA. Dati GMA lang yun, 10:15 yun eh. 11:15. TikTok lang. Ng pinakamasaya. Pero we all know the history na. Hindi nga materialized, correct. Anyway, ito. Speaking of Showtime, ayun, nag-guest si Derek Monasterio at trending siya. Mr. Fu? Correct. Diba? Ito kasi si Derek Monasterio, paminsan-minsan nagte-trending siya, pero laging ang pagiging trending, guys, una, kung siya ay nag-post ng hubad o naka-underwear, diba? Kasi sanay siya sa ganun. Correct. O kaya naman, minsan nagte-trending siya dahil ino-okra yung kanyang acting sa mga serye niya. Pero itong huli niyang pagkaka-trending siya, may mga ganun. Totoo naman. Ino-okra yung acting niya, diba? So, nagte-trend siya. Dahil dyan, eh ngayon, nag-trending siya dahil sa kanyang guesting sa Showtime. Mm-hmm. Dahil syempre, na parang, alam naman natin na nakakaawit si Derek Monasterio. Pero siya. Maraming nag-comment na nagulat na parang, umaawit pala. Parang na pala, umaawit ka na lang, huwag ka na umakting. Yan na sinasabi. Tapos, ayan, nakita niya naman ang outfit niya. So, niloko yung ano niya, yung kanyang biceps, ang muscle, pati si Ogie Alcacid, niloko siya, ganyan. Mm-hmm. Tapos, yung Vice Ganda, tinatanong siya kung pwede ba siya mag especially for you. Mm-hmm. Kaso may girlfriend niya. Yeah. Sabi nga ni Vice, mag-break muna kayo kunwari. Correct, mag-break ba kayo one day, tapos guess ka rito, magbalikan na lang kayo after. Sabi niya gano'n. Diba? So, tapos kinuwento rin ni Derek Monasterio sa kanyang guesting na dati daw, nung 14 years old siya. Yeah, nagwo-workshop siya sa ABS. Kaya na-miss niya daw yung pagtungtong uli sa ABS. Sa hall. At ang favorite daw niyang segment, nanonood daw talaga siya ng Showtime, ay yung tawag ng tanghalan. In fairness, siya talaga yung nag-trending nung episode na yun nung nag-guest siya. Kasi umaawit siya, tapos in-interview nga siya ng mga host. Siya? Ang mga utaw na umaawit pala siya? Oo, kasi sabi nga, umawit na lang, wag na umacting. Nung iba, yan ang sabi. Uy, binubook ko yan sa mga shows. Binubook mo? Pag kumakanta sa singer. Natensa ko doon sa, alam mo naman ako, pag nakakarinig ng book. Binubook. Grabe. Booking.com. May agency po kami, ha? Ito, matagal na sa industriya. Ito,
ambetbooking.com. Ambetbooking agency. Hinanap na nila. Kamarites, balita naman natin ng updates kay Janelle Salvador tungkol sa concert niya. Ambetable, bago yung... Pagsamasamahin yung pagkampi ni Karil kay Janelle sa kanyang... tinugon dun sa kayo na lang issue. Yes, oh. Pero bago yan! Yan. Oh, yan! Okay, shoot! Oh. Ayan na, batiin natin. Oo, si Mamshi, syempre ang certified hello, na. Hello, Mamshi! Hi, Mamshi! Marita Say Forever. Si Christine Lubis, The Nonsense Channel. Na mga certified! Marites. Si Mamshi, regular ko din yan. Subscriber din yan ng Unbearable Channel. Ah, bongga! Yes. Pero si Mamshi, never nag-absent. Correct! Oh, anyway, okay. Rose, ayan na. Ako pala. Ayun nga, di ba, actually si Janelle, akala ko nga, isa lang yun eh. Iba pa pala yun. Kung natatandaan nyo, I think a week ago lang ba to, or 2 weeks ago, nag-cancel din siya ng mall show pala yon. Ang reason, dahil yung anak niya nagkasakit. Ako tuloy napaisip pa nga ako. Ang tagal naman. Parang gano'n. Kasi matagal pa naman yung concert. So, iba na pala to. Ngayon naman, yung talagang concert na niya, supposed to be on, ano ba to? April 2. Basta ngayong April yan. Basta ngayong April, ang concert dapat ni Janelle, na hindi na rin matutuloy. Hindi naman nila sinabi ang specific reason, unforeseen circumstances. Kung ano mang unforeseen ito. Yan. Pero sinabi pa rin dahil inaalagaan nga yung anak na galing sa sakit. Unforeseen ba yun? Isa nga sa mga rason. Sige nga, si PH lang nagsare-report. Ako naman. Ayun na. Pero, inunahan na rin. Umander ba to? Yes. Inunahan na rin Janelle sa Twitter or sa X. Sinabi niya, opo, paus ako. Parang gano'n. Kayo diba? Na lang. Okay. Kasi alam na niya, baka ibalik ka naman yung issue na yon. Pero, in connection with this, alam mo naman, hindi agad-agad matatanggap ng lahat yan na, ay, bakit hindi natuloy? Bakit na-postpone? Ang nagiging dahilan o tinuturong dahilan di umano daw ay baka hindi katulad ng Bini na in 2 hours nag-sold out ang mga ticket dahil ito daw mukhang hindi daw masyadong mabenta. Yun ang churi ng mga haka ng karamihang netizen. Correct. So, although may advisory pa sila na sa lahat ng mga nakabili ng ticket, pwedeng i-refund or pwedeng intayin na lang ang further notification or announcement mula sa producer ng show na yan. Ang maloka tayo kung wala mag-refund. Kasi wala palang bumili. Charot lang. May bumili na ba? Grabe na yun. Naniniwala naman ako may bumili. Naisip ko lang. Bakit wala nag-refund? Kasi wala pa bumibili. Charot lang. Alam mo, may mga bumili dyan. Siyempre may mga fans naman si Janelle. Pero siguro, ilan din ba yung capacity ng Frontier? Siguro, baka naman... Baka nga hindi pa nila... Panahon ngayon eh. Yung ina-expect nila sanang volume o capacity ng bibili, baka hindi. Hindi na, pa namimili. Medyo malaki rin naman do Frontier. Medyo malaki rin. Malaki ah. At saka siguro medyo na-pressure sila gawa nung Bini nga na in 2 hours sold out. Tapos maka 3 nights pa. Kaya pwede mag-guess na lang si Janelle do sa Bini. Pwede rin naman. May bago siyang single, di ba? O, hindi doon nakantahin. Hindi naman niya kinanta sa sasya. Ay, kung sabihan ka, ikaw na lang. Baka mag-desisyon kay Janelle. Sa akin talaga mga Marites, mag-desisyon. Sa kanilang dako naman, to be balanced, itong si Karil, na isa sa mga original host ng It Showtime, nagkwento naman siya nung ayon sa kanyang nasaksihan dito sa kontrobersiya nga sa doon sa kayo na lang. Kasi daw po, nung time na supposedly binihiningan siya ng sample, may nauna ng pangyayari, which is kumakanta na itong si Ann Curtis at saka si Kim Chu ng gusto ko ng bumitaw. Chuchuchu, ganyan-ganyan. So, nung naririnig daw yun ni Janelle, tapos sabay na hinihingan siya ng sample, doon talaga nanggaling yung salita, kayo na lang. Kasi parang, alam mo, sila nag-joke. So, ibig sabihin, parang kasi kayo, marunong naman kayo umawi, kayo na lang mag-sample. So, parang meron malang backstory yun. May backstory na kinaklaro ito ni Karil. On the other hand, parang si Karil naman ngayon ang maiipit kasi syempre, alam mo, kaibigan, taga-showtime siya. Dahil, di ba,
may smack pa si Meme Vice Ganda ng isa-isang segment na parang nangangantsaw pa siya. So, eh, di ba magkakaibigan sila? Hindi daw kayo mag-boomerang kay Karel yung ginawa niya. Pero sa napanood ko naman ng ilang araw, hindi naman po. Oo. Pero nabanggit din doon na sinabi ni Karel na ano ah, kasi sa Showtime talaga, given na raw talga pag may nagpa-promote, hinihiritan talaga ng sample. Claro. Pero nakaka-believe si Karel kasi talagang ano siya, matapang siya na sinabi niya yung nakita niya bago yung ano na pag-usapang Janela. Close ba sila? Hindi naman. Ni Karel siya kasi Janela. Hindi magkalayo sila. Hindi ko alam. Baka ang mga magulang nila. Baka. Hindi natin alam. May hindi mo alam. Baka. Kasi mga showbiz clan yan. Yes. Yung Indesiderio. Yes. Saka si ano, yung tatay niya. Juan Miguel Salvador. Ay, hindi pa. Juan Miguel Salvador, di ba? Salvador, hindi yung Padilla. Okay. Oh, baka may something lang. Magkaka-close naman ang mga yan. Yung mga araw. Sure ka? Baka lang. Gusto ko na i-sure. But anyway, kung ano man yung naging, yun nga, nagbuka na nga ng pagkakas. Nakakansin na lang show, nila siguro. So, hintayin na lang. At saka ano, sana pa rin matuloy yung concert. Yes. Kasi I'm sure naman excited si Janela dyan at ano, pinaghandaan din niya. Yan. Diba? Bigyan natin ng pagkakataon. May mga fans din naman yan. And speaking of Janela, matutuloy na po yung movie nila ni Jane De Leon under Regal Films. Ay, yung mga action stars sila? Hindi, yung How to Be a Good Wife. Ano yan? Hindi yan GL? Hindi natin alam. Si Direk Jun Lana ang director kasi nito. Ay, invite natin dito si Direk Jun Lana. Kasi game yan. Naman sila mag-GL eh. Baka yan na yung game. Malamang. Diba? Kasi di ba na-chismis sila na nung sa Darna. Oo, di ba parang ano nga sila? Nagbibigay ng flowers. Tingin ko maraming mag-aabang dyan. Yan ang maraming mag-aabang. Pero alam mo, sorry, pero parang walang kumikita na GL. Hindi ko alam. Baka lang di mo lang. Baka hindi mo lang. Kasi ako ang market. Tama. Ibigay mo sa may market. To be honest. Parang hindi ka type. Alam nyo. Pinagagurin yung tanong mo. Parang nabubore sa atin si Robert. Sino Robert? Tignan mo na nakahiga tulong na. No. Si Robert lagi siyang ganyan. Pansin ko parang may sarili siyang mundo kapag nagla-live tayo. Napaka-frigid. Hindi niya tayo pinapansin. Grabe yung frigid. Oo. So anyway, ito na. Yun na, yung How to Be a Good Wife, yung kanilang movie ni... Sa Regal ito. Sa Regal yun, Jane De Leon. Okay. Yun na. Next. Ito, Janus Del Prado, tinawag na hypocrites, ang mga dating kasama sa ABS-CBN na nambas sa mga lumipat ng network. Tapos, unbettable yun, PhD Vice, ganda ni Showtime nga ba ang tinatatamaan? Yeah. Muna ka muna. Yeah, kasi nga nag-viral din po itong naging social media post ni Janus Del Prado. Child star yan. Anak yan ng pamoso at veteranong yumaong si Renato Del Prado na ang galing na character actor. Close friend ni Pilar. Oo. Tatay din ni Pilar. Kapatid niya yan. Kapatid niya si Janus. Kapatid. Na child star pala po siya. So alam niya na yung mga kalakarang kumbaga. So nung nawalan ng prangkisa ang ABS-CBN at nagkaroon ng mga lipatan-lipatan ng network, particular na nga, tutumbukin na natin kahit hindi pinangalanan ni Janus si Bea Alonso na close sa kanya. Binash ng todo-todo that time nang lumipat si Bea sa Kapuso Network. Tapos isa nga sa mga unang nagtanggol ay itong si Janus, 'di ba? Tapos parang nagkaroon pa siya ng tampo kay Meme Vice kasi parang may post doon, although hindi kinonfirmed, hindi rin binerify ng panig ni Janus kung talagang galing kay Vice Ganda yung post na walang mangyayari sa inyo diyan, wala kayong future diyan, or parang mga walang utang na loob, something like that. Na may mga iba rin naman talagang nagparatang ng ganun doon, lalo na rin doon sa mga artistang hindi nanindigan nung tanggalan ng prangkisa yung ABS-CBN. To cut the story short, nag-post ito ngayon si Janus. Ngayon kasing nandito na ang show, It's Showtime sa GMA7, sinabi niya, ano kayo ngayon? Anong mga panahon? Maging maingat na lang po kayo kasi noong mga naunang araw, kayo itong malalakas ang loob na nambabash ng mga kapwa natin artista na lumilipat ng network. Ay samantalang eto kayo ngayon, lumipat kayo mismo buong show pa dahil kailangan nyo ng trabaho. At naiintindihan sana nila daw yung trabaho ang pinag-uusap dahil siya tumatanggap din ng mga trabaho din. O, kaya lumilipat sila. O yun na. PhD. Ang ano ko naman dyan, yun daw tweet ni Vice or message ni Vice na prove yun ng mga netizen na fake news. Ayun. Na hindi daw talaga galing kay Vice. At sabi sa mga nabasa ko, kinol nila yung attention ni Janus para sabihin na fake news yun. Pero may mga nagsabi na binlock naman daw sila ni Janus nung
kinokol nila yung attention. Anyway, kasi si Janus, kung alam ng lahat, very close yan kay Bea. Mm. Isang grupo yan, Bea, Dimples, saka yung dating sa PBB. Si Bea. So, talagang pinagtanggol ni Janus si Bea noon. Yung pagkakalipat. Bea Alonso. Yung pagkakalipat niya sa GMA. Kasama rin si Bea. May Bea Soden. Bea Soden. May Bea Bores, di ba? Ay, iba yun. Ibang grupo yun. Andrea yun. Continue. Anyway, yun nga. So, ngayon, bigla nag-post si Janus. Sinasabi ngayon naman ng iba, hindi naman sila lumipat. Dahil in all fairness, hindi naman talaga lumipat. Kumbaga, yung It's Showtime lang napapanood ngayon sa GMA. Pero alam nyo, somehow ha, gets ko yung pinupunto ni Janus dito eh. Gets ko. Na kumbaga, alam din, I'm sure malinaw kay Janus na hindi lumipat ng network tong mga to. Pero siguro, ang point niya, ano kayo ngayon? Parang ngayon papanood kayo sa GMA. Parang inaano niya, kaya meron din siya doon bilog ang mundo. Which is true din naman. Totoo naman kaya yun. Sabi niya nga, parang, ingat-ingat din sa pagkahalita. Yeah. Kung burn bridges. Alam mo yan talaga yung golden rule. Sa showbiz ha, para sa akin, don't burn bridges. Okay. Tsaka yung kung meron man siyang punto, yung mag-ingat sa pagkasalita. Yeah. Kasi nga, hindi natin alam yung ending o yung kasunod na chapter. Alam mo sa nangyayari sa lahat ngayon, talagang hindi na natin alam ano what's next. Okay. Kung meron ka mang, well, alam naman natin, opinionated tayo mga tao, pero may mga bagay tayo na siguro, yung pang-atin na lang, diba? Yung at dahil pang-atin na lang yan na. Ay, nag-zero na. Yung pang-atin na lang, hindi na natin kailangan i-broadcast para hindi tayo mabalikan o hindi tayo ay ma-question. Totoo. At saka mag-stick na nga lang sa kung ano dapat laman ng ano ninyo, programa nyo. Pero yun nga talaga, huwag tayong magsunog yung tulay. Kasi, ano lang yan, no? Nasa may tulay. Diba? Tulay-tulay lang yan. Water nga under you'll the bridge. You'll never know, kakailanganin mo pala don't to. Don't burn bridges. Yeah. It's water under meron the bridge. Meron nga. Ito ha, super light sa GMA. For example, o paano ngayon? Correct. Diba? Nasa GMA siya, diba? Black Rider. Oo nga, kaya nga sinasabi nga niya. Wala naman kasi sa kanyang wala siyang pakialam doon sa network eh. Ang sabi niya kasi sa trabaho, yun lang. Lahat kasi dapat. Sino Bea pinag-usapan? Si Bea Alonso, ang BFF, ang best friend ni Janun. Pero hindi yun din nila si Bea So. Kaibigan din nila. Si Bea. At naging grand winner ng PBB. At nakasama niya si Bea So. At nakasama niya sa One More Chance. At iba pang pelikula. Sila laging magbabarkada. Ang gusto ko si Bea Boret. Si Bea Boret ay kay Andrea. Kay Vlad the favorite. Kay Andrea. Bea Boret. June, may surprise kami sa iyo. Yung lahat ng beyang ito ay nandito. Beyang na lang ako. Isama na natin si Bea Binene. Ano ba't Bea Binene? Oh, ano? Balita naman natin ng Jillian Ward, kinilig sa sweetness ni Darren Espanto. May gano'n. Gusto may gano'n ang beta ball. Oo, kasi nung mag-alam mo naman ang ABA, alam mo, sorry again, alam mo naman sa It's Showtime. Di ba lahat na lang nang nagigest doon? Talagang, ang press release nila, ship ng ganyan. Parang in fairness naman, positively naman, ni-receive naman ng mga tagahanga ni Jillian Ward. Kasi nung nag-guest nga si Jillian Ward, makikita mo talaga sa mata niya na, di ba pag gumingiti nga, tumatawa siya, talaga wala na siyang mata. Kino? Si Jillian. Yan. Pinanunod mo pa naman araw-araw sa abot kamay yan. Hindi siyang mangiti ron eh. Ay, di ba? Bakit? Wala yung galit. Ngayon, yung ngiti niya, wala na siyang mata. Kaya inaano sila dahil si, tingnan mo, wala na rin mata. Si Darren, alam mo naman si Darren, very accommodating din naman yan sa mga kaidaran niyang nagigest doon. Dahil ang istorya nga natin, may kinalaman pa din kay Darren. Ano? Ito na, isunod na natin. Oo, kinunek ko lang. Isunod mo na nga. Isunod na ito. Kylie Alcantara at Darren Espanto, hinilitan ni Vice Ganda na kumanta ng We Are Family. Tapos, may cryptic post si Carmina Villaruel at Cassie Legazpi. Patawa nga ba ito kay Darren Espanto? Hindi kasi nagsimula yan. Di ba alam naman natin na si Darren at saka si Cassie matagal na nalilig. Yes. At very close talaga. Nagkataka naman kasi din ako ngayon, biglang si Darren may pa-statement na. There's nothing going on between the two of them, but best friend lang sila ni Cassie. Pero for the longest time, kahit pag kinatanong mo, kahit doon sa movie nila, kay diba? Ate V. At ako nag-host ng mga screening, black screening. Hindi sila nagkakalita. Oh. Pero
Pero, ayan na nga. Biglang ngayon, ang dialogue ni Darren, BFF lang sila. So, parang sinasabi na nagre-react daw si Carmina. Nauna si Cassie. Nauna si Cassie. Parang may post siya na song. Uh-oh. Ano itong song na to? Yung kay Olivia Rodrigo. Exactly. Yan. Tapos meron na naman siyang song na pinost. Reset. Ngayon lang, ngayon ali ng umaga. Yan. Tapos, si Carmina din, meron din siyang post. Pero magkahiwalay na post ito ng magnanay. Yes. Pero nakokonek, kinokonek na netizen. Kung ito daw ba mga cryptic post na to, ay may connect o kinalaman kay Darren Espanto. Uh-oh. O di ganyan. Ito na nga, yun na pala yan. Okay. Tapos, nag-guest ngayon si Kaylin Alcantara na we all know na dating jowa ni Mavi. So, itong Kim, nanunukso. Mm-hmm. Sabi niya, bakit si Darren parang ginawawala yung tingin kay Kaylin mm-hmm. habang nagpe-perform, gano'n, habang kumakanta. O, di tatawa-tawa lang sila. Tapos sabi ni Kaylin, kasi nga! Yun! Sabi niya, parang kinulpa niya si Darren. Parang, kasi nga, gumanon din si Darren. Sinunda lang ni Vice din. Na, alam mo dapat, kumanta kayong dalawa. Yun na! Nang, we are family! Yun. Siyempre, nag 1+1 na naman. Double meaning. Siyempre, alam mo na. Siyempre, nakokonnect talaga lahat dito sa kambal. I've got all my sisters with me. Yeah! Yun na. So, alam mo, mukhang We are family pa rin ang kasunod nun. Pero alam nyo, hindi talaga namamatay pa rin talaga tong issue dito sa mga Legazpi, kay Kaylin, ngayon Darren. Pero masabi ko lang kung sinasabi ni Darren ngayon na best friend sila ni Cassie, ako kasi personally may nakausap ako, kaya nalaman ko na talagang walang any romantic na namamagitan between Cassie and Darren. Kasi? Dahil si Cassie mismo, meron siyang napagkukwentuhan, may nakakausap siya, at sinasabi talaga ni Cassie na magkaibigan lang sila ni Darren. Narinig din ako na magkaibigan lang. Pero ito ang pinagkatakahan ko. Kung kinokonnect yung mga post ng mag-ina na dahil sa sinabi ni Darren, parang napapa-question mark naman ako. Bakit nagre-react sila? Baka dahil kay Kaylin. Ito na yun. Nauna yun eh. Ito na nga, dugtong na dyan. Parang backstory na rin or something. Kasi nga, yung dalawa, parang nagkaroon ng mali siya yung supposedly private joke ni Kaylin at saka ni Darren. Sila lang ang nakakaalam na parang, kasi nga. Alam mo na. May ganun pa sila. May ganun-ganun. So, nalalagyan ng kulay. Dahil, di ba, pinaliwanag na ni PhD yung mga backstory na paano nagkaroon ng relasyon. So, kung ano man yung klase ng friendship nilang dalawa, nadala ngayong bigla. Kaya sabi nga natin kanina, napaka-controversial nito ni Darren. Kasi, di ba, nauna, nakikipag-sweet-sweetan kay Jillian Ward. Si Jillian Ward, katrabaho ni Carmina dito sa Abot Kamay Ang Pangarap, anak-anaka niya doon, di ba? Tapos, sa totoong buhay, anak niya yung kambal na pareho yung na-involve. Na alam naman natin si Cassie, very vocal din na hindi talaga niya type itong si Kaylin, di ba? In fact, may nagsasabi pa before na hindi niya type para sa kapatid niya. Naiintriga nga na sinasaktan ba o binubo? Battered boyfriend di umano ito ni si Mavi ni ano. So, naglabasan bigla. Doon nagsimula nung mag-guess nga itong si Kaylin tsaka mag-guess nga si Kaylin sa Showtime at parang binuyo sila doon. Tapos inano pa ni Vice. Pero prop. Oo, yun ang naglabasan, battered boyfriend. Do you umano, ha? Oo, di umano. Mm-hmm. Pero after that, meron daw talagang mga kaganapan na kung magkakalita daw si Kaylin, pwedeng makasira. Makasira talaga. Yeah. Yun naman ang ano. So, hindi ko alam kung darating ang time na magkakalita pa si Kaylin or ito ay may babaon na lang sa ano. Pero alam mo, medyo nalulungkot lang ako sa nangyayari to kay Carmina. May sinungutan na ako ni ano. Kasi I know Mina naman, di ba? Napakabait naman na tao nito. So, si Mina, nakakalungkot lang kasi ang dami na agad judgment na meron pa nga nagkasabi na Annabel Drama de Seco. No offense pen kay Tita Annabel kasi alam naman natin na si Tita Annabel talagang ipaglalaban niya ng mga anak. Tapos kung anong mga name calling kay Carmina, alam nyo, at the end of the day, magulang pa rin yan. Nanay pa rin yan. Huwag natin pa rin ialis sa kanya yung pagiging nanay niya. Correct. Ang pagiging nanay naman, kahit matanda na, bata pa ang anak dyan mo, yan. Wala naman siguro siyang ginagawa na parang yung OA na pagkoprotect, di ba? Pero tayo ba tinatanggap natin na yung mga cryptic posts na yun ay may kaugnayan nga dito sa naganap na ito?
Pwede, pwedeng oo, pwedeng hindi. Hindi. Pwedeng hindi kasi posible naman na meron pala silang pinagdadaanan na sa family or meron silang non-showbiz pala. Yes. Yeah, yeah. Pinatutunguhan niyan. Eh kasi nga, alam ko naman na malinaw naman kay Cassie na di talaga sila. Yun na. Na mag-bete. Pero nakakaloka ngayon, ito nga, sinisip kay Jillian, sinisip kay Kailin, aba, bongga si Darren. Yun na. Siya na. Okay. But we are family. And we are ating susunod ay ang ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Yes, mga kamarites, mahalaga po na nararamdaman ang inyong aruga. Kaya naman kahit nasa ang panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada cards para makuha niyo na ang discount para sa ating Amigo product. Yes, mga kamarites, check out niyo na po ang Amigo sa inyong shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal galing sa inyo. Okay, kamarites, ito po, Alden Richards nag-alay ng tula nung araw ng kagitingan na hinangapo nila. Hindi ko masyado narinig, pero tula, very meaningful. Mm. Wala sa puso. Very patriotic. Yes. Talaga. May ganun pala si Alden. Liam Merchant series na pulang araw. Pero prior to that, meron naman na talaga kasi minsan gumanap na rin siyang Rizal sa isang teleserye, di ba? Connected ba si Rizal sa ano? Hindi naman. Sa April Fool. Hindi, kasi di ba, yung pagiging makabayan ang pinag-uusap. Oo, so ibig sabihin, araw ng mga ng kagitingan, ng mga manggagawa, etc. Ganun. That's Bataan din. Tumatak na rin siguro yung kay Alden. Oh. Bataan ba yan? Yeah, Bataan. Ito, hindi to sa Bataan. Pero ibig ko sabihin, ang araw ng kagitingan ay Bataan din. Oh, yung Death March. Kinocommemorate natin yung Death March ng ating mga... Mula saan? Mula dito sa... Basta mula sa... BGC? Hindi kasi ganun. Hindi. Hindi ko alam. Mula sa Bataan hanggang Kapistarlak. Kapistarlak. Kasyalay ni Dean. Oh, siyempre alam niya yan, no? Na lolo niya yung inumutan niya. Sa Corinthian 9. Hindi, nandun siya. Kasama siya sa mga lumakan. You don't know me. Ngayon alam mo na. Uy, wag mo. Medyo bata pa siya, no? Lumakan siya mula. Mula Kapistarlak hanggang... Hanggang Pilar Bataan. Huwag kayo. At least Pilar Bataan. Pilar Mateo, hello. Isa rin pinag-uusapan niyo yung Battle of Yultong. Yultong. Iba yun. Parati lang binabanggit ng mga netizen ngayon kasi. Pangal ko kasi sa Jessica Tso. Iba yung Yultong. Iba yun. Diba? Pero ang isang mas malaking balita yata ay nagsalita na si Alden tungkol sa mga viral-viral ito na ba ating nila. Amigo? Bakit ang amigo sigurado tayong natumula? Oo, hindi, kasama yan eh. Kasama yan. Isigwin nyo na lang doon, si Alden naman yan. Alden cut naman to. Kaya mas malaking balita. Okay. Nagsalita siya na, kumbaga, tinanong siya kung ano ba yung relasyon nila ni Kat ngayon. What you see is what you get. Parang pero, hindi naman kailangan doon kung ano yung ginagawa nila ni Kat. Kailangan isa reported, public. Although may mga nagko-correct sa atin kasi hindi naman daw talaga identical yung kanilang black ring. Pareho lang sila may black ring. Pero ganun pa man, pinag-usapan pa rin. Meron ako nakita pero hindi ko siya ma-verify kasi marami nagsabi na may video. Hindi ko alam if the same event na pero ang dating, nagulat ulit si Catherine na nakita niya si Alden. Ang sabi doon sa caption, parang babe daw ang tawag. Hindi ko alam. Narinig ba nila? Alam ni Rose. Narinig ba? Close siya kay Alden. Wala ako dito. Hindi connection. Hindi, iba. Nabasa ko kasi. Narinig na babe ang tawag? Paano naman nila nalaman? Sorry. Sabi kasi ni Aki, sorry. Grabe si Dean. Kaya mo na, sige, tuloy mo na sa hindi, pero hindi ko, nung pinanood ko yung video, hindi ko marinig kung nag-babe ba, tsaka kung sino yung nag-babe, kung si Alden ba o si Catherine, o baka naman yung nag-video yung nagsabi ng babe. Mga netizen, ano. Pero, ang sinasabi nga din is, klinaro na ni Alden na kung ano man yung nagmamagitan, hindi na for public consumption, ganun ba yon? Alam nyo, ganito lang yan. Tingin ko, ha?
Kung may mamagitan man, mamamagitan pa lang. Anong masama? Sa ngayon, I don't think na may, kung iniisip man na may relasyon na yung dalawa. Romantically. Ako, naniniwala ako, wala pang romantic relationship. Ako din. Pero, malaki ang posibilidad. Malaki naman ang posibilidad na ma-develop na si Alden. Ay, di nga natin masabi, baka during HLG lang, baka alam, hello, love, goodbye pa lang. Baka nagkaroon na. Kaya lang, syempre, may Daniel, di ba? O ngayon, wala na. Wala nang sabit to anything. Ano what do you mean? Hindi, sige, natawa ko. Para, sige, go ahead. Ito rin, wala na si Daniel. Oh. Wala na yung relationship nila. So, wala na masama. Minanara ko kasi na parang on and off. Mag, okay, may naramdaman. Ngayon, wala. Pag bukas, okay ulit. Hindi. Sorry. Hindi naman. So, ibig ko sabihin, ako tingin ko ha, may posibilidad na ma-develop. Pero yung para kasing pinangungunahan na ng karamihan ng mga netizens din na parang meron na ang Catherine at Daniel. Alam niyo wala. Base sa nakikita nila. At base rin sa pagkakakilala ko kay Alden. Wala pa yan. Pero feeling ko din, hindi din ako magkataka kung meron sakaling, na may feelings na yan, na nabubuo. Pangalawa, sigurado na yung si... Well, hindi sure kung sequel. Pero sigurado na yung reunion movie muli ni Alden at saka ni Catherine. May pagsasamaan uli silang movie. Na, magsushoot na sila kung di ako nagkakamali ngayong May or June. August. Sa August pa pala. Pero sure na yan, this year, lilipad sila papuntang Canada naman. Canada, sure. Sa Hong Kong, ngayon sa Canada. Social, ando doon kami. Pero gusto kong i-refresh sa mind ko. Baka nare-refresh kayo. Diba yung sa Hello, Love, Goodbye, may nagpaalam doon si Catherine, pupunta ng Canada. Kaya malaki ang chance na baka sequel ito ng Hello, Love, Goodbye. Part 2. Na maganda rin naman talaga magkaroon ng sequel. Yes. Yan. At susugan ko na rin lang yung binabalita na yan ni PhD. Kasi nga, nagsalita na rin po si Direk Cathy Garcia Sampana. Na parang pinagtanggol din naman niya itong si Daniel. Kasi na nawala di umanong, kasi diba may mga naglabasa din na pinipigilan, hinahadlangan, blablabla, magkaroon ng part 2. Sinabi mismo ni Direk Cathy, wala pong ganon, hindi po nangyari yun. Ayun, yun sa kanya. Kasi siya ang director ng pelikulang ito po. Nasabi nga ni PhD, magkakaroon na ng posibleng part 2 or sequel sa Canada naman this time. Diba? Tawa siya na tao. Sabi dito, sabi ni ano ba, pambansang insekto, yun ang account name niya. Naging estudyante po ba ni Ding Junardo? Yung mga nakatalita. Matandem! Naku, ito nga. Ito ba si Jesse Condestable? Si Ding Junardo po ba ang nagplano ng debut? Aba, ewan ko sa'yo! Magpapatake you ko kay Joanne Ahe ng Japan ang nagbigay nagpakulay po sa atin ng 200 yen. Oh, thank you naman sa 200 yen. Thank you. Mga kwarta siya. Pero hindi malabo mangyari kasi nag-organize ka ng mga events. Kung kaya mo mag-organize sa mga ganon. Malamang nakadaan ka sa bahay namin noon. Baka. Kung time na yun. Baka namin ko yung lolo. Gumamong nga daw siya, hindi ka rin lumabas. At eto pa, bukod tanging si Dean Junardo lang ang nakasapatos o nakasinelas na tayo. Kasi lahat sa death march nakapaa eh. Pero, siya lang ang may suot. Inalaw siya. Bilib ako kay Dean. Bilib na bilib ako kay Dean. Habang yung ibang kasama sa death march ay halos sa makabilang buhay na, pero siya kasama pa yun. Nagmamarites pa rin. Alam! Kiking! Ay, ito po'y katuwaan lang. Baka naman po yung mga historians po natin dyan. At yung nagmamahal sa ating kasaysaya, baka sabihin, minamakpan namin. Ay, hindi po. Wala pong ganon. Nirerespeto po natin yung... Lalo rin mga veteran. Yes. Nakunek lang po namin dun sa celebration. Si Junardo po ang pinagtatawanan namin. Si Junardo po. Okay? At saka yun, fantasia lang po yun. Kasi imagine nga, nag-deathmatch. Oh yeah! Yan ang Marites sa ating Pick Up the Week brought to you by... Marigo Segurado! Sabi ko Marites Junior.
Kulang pa ba mga pabao namin, chika, para sa inyo? Pwes! We got you! Simula ngayon, pwedeng-pwede na kayo mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified Marites. Magkakaroon kayo ng mga access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos po. Kaya kung gusto nyo naman ang exclusive at early access sa aming mga content, pwedeng-pwede rin naman kayo maging Dean's Lister. Kaya ano pang iniintay ninyo mga kamarites? Mag-avail na po kayo! Yeah! Go, Dean! Okay, so kasihan tayo dito, ha? Okay. Matutuwa rito si Stage D dahil ang Vagabond 2 nilis yung Jean sa Pinas. Shooting dito kasama ang Pinoy actors. Oh, nakita ko yan. Sige, kayo muna. Go! Ako nabasa ko lang yan dahil kay Manong Chavit Singson. Oh, Manong Chavit. Diba? Alam mo naman yun siya. Yeah. Diba? Siya nagdala rito kay LSG, diba? Yes. Pero wala ko care. Dahil basta tinignan ko yung binigay yun ng 100,000 sa'yo ng huli sa kanya dun sa FMD. Correct. Sa terminal ato, carousel. Oo. Pero feeling ko konektado dito sa gimmick na to eh. Sa Vagabond. Oo, napag-usapan din yung Vagabond. Uy, favorite ni Rose yan. Of course! Guwapo! Not this time, mama. Not this time anymore? Pero tingnan mo naman yung tsura. Sino mo naman yung tsura? Sinisiraan ni Nay Lolit yan. Ay, sorry, Nay Lolit. Diba? Sinisiraan ni Nay Lolit yan. Ayaw niya yan. Ang ayaw ni Nay Lolit yung jowa. Oh, hindi. Ako yun. Diba? hindi siya boto nun sa jowa. Anyway, tapos na kayo sa report na yan. Yes. Ako ha, personally, hindi ako naniniwala. Na may part 2? No. Na pupunta rin sa Pilipinas. Na si Manong Chavit ang producer, or siya sa producer. Bakit? Na dito gagawin sa Pilipinas. Pero isa ako sa talagang milyon-milyon na nag-aabang ng part 2 nito. Dahil talaga naman, kailangan magka-part 2 nito para magkaroon ng justice lahat nanonood ng Vagabond 1. Napakaganda nito, pero pinaka-worst ending to. Okay? Ayan na, kasi pinanood niya. Una ko nakilala si Rose na ang topic ay K-drama. Yan ang unang-una na nirecommend sa akin. Napakaganda naman talaga. Pinanood mo ba? Hindi pa. Pero napakaganda, napakagaling ni Lisong Gidya na sa magkaganon. Pero kasi kaya hindi ako masyado naniniwala pa na ipoproduce nga yan, na dito gagawin. Kasi Netflix produced to. Mm. Then ang producer niyan si JNM. Parang ganon. Malaking production talaga. And hindi naman bata-bata kasi gumagawa ang mga Korean. Mm-hmm. Hindi rin naman bata-bata nakikipag-collab o nakikipag-co-produce. Pero kung sakaling ang totoo to, sana nga totoo para maraming matuwa at masiyahan. At mabigyan ng trabaho din ang mga palipkapo Pinoy natin. Sakali, oh. Pero iba kasi yan kung mapapanood nyo talaga. Ilan episodes ba? Ilan? 16 ba? Supposed to be 16 yan. Supposed to be 16. Pero, 20 dapat, alam ko. Pero pinakat ng Netflix. Kasi nga, yung plano nila, may part 2, kaso inabutan ng pandemic. Tapos, kaya ko din nasabi, like ngayon, mayroong ginagawang ibang drama si... May ginagawang ibang drama si Susie, si Bay Susie. Diba? Teka lang, medyo kasama mo niya, pero ang dami niya. Pero ilan, yung girlfriend niya to kasama sa Vagabond. Of course, that's how I wish na girlfriend niya. Huwag mo nang simulan. Huwag mo nang simulan. Na mga kakaroon yan. Ayoko na talaga. Nadigil si Rose, nahuhulog din mga amigo sigurado. Ayoko talaga. Sabi kasi ni Dean, marami daw ako alam. Napakarami ko talaga. Okay, talaga naman. Nakapromise mo, nanonood ko na talaga. Panoorin ko na yan, promise. Basta. Tama na. Abangan na lang natin kung magaganap yan. Hindi. Hindi mo tapos. Okay. Ay, nagagalit yung mga agad sa kumate. Nahuhulog! Kasi kung magagalit si Rose. Hindi ko na kanil line up yun eh. Hindi ko na line up. Line up nila yan, no? Si Diego. Alam mo, sinusubukan ka ni Diego lagi. Pagdating sa mga kumate. Mala kayo. Ginigigil ko talaga ni Diego. Ito ha, hindi pa reset. Kasi may connection. Hindi pa ba? Sabi ni Hazel Christine. Hi Hazel Christine, sana hindi maging low quality. Napakaganda ng Vagabond. Totoo naman. Yan. Okay. Sige. Papanoorin ko talaga yan. Alayo pa ng recess. Tatlo pa. Go, Dino. Ikaw yan eh.
Oh, ikaw na. Yung Ronaldo. Ito na ay. Asa na yung mga dinosaur? Ano ito? Karugtong pa yung Regal Films nga this year. Di ba pinalita mo na yan? Ito nga may karugtong pa yun. Ah, may karugtong pa pala. Janela kasi, di ba? Na ano na? May bukod sa Janela Jane movie, magkakaroon sila ng Francette movie. Yung ano, how to be ano, your future yun eh. Di ba yun? How to be your future? I am your futuring man. Oh, whatever. Si tinanggali ibang ano. Si Chris Santo Aquino yung director noon. Tinanggal yung ibang detalye. Tapos, wala na iba. Tapos yung project ni Lobby po at JMD Guzman tsaka si James John Blake. Na ano ni Diego? Na ano nga yung? Ano, guilty pleasure. Mula kay Con Makatunod. Kasi noon po, nagko-complain si Dean. Yung po parang sa script ba? Mga detalye. So sinisisi po niya yung writer po namin si mga kabarito. Si Jeff, dalawa. In case na hindi niyo po naunawa kung bakit nagaganyan si Dean. Actually, si Ambet. Si Ambet may something din dito sa writer namin. Kasi hindi sinabi na may food na. Pinagastos pa kami ni Don Don. Hayaan mo na. Alam mo na. Chowowski. Point natin na pakulay. Sige, salamat. Thank you, Lorraine. Ang bilis-bilis. Ito, The Voice Kids franchise nasa GMA na. Di ba? Sino ang mga host dyan? Wala pa. Pero may ongoing pa rin kasing The Voice sa kapamilya. Di ba? Yung teens or ano, nagkakaroon na sila ng elimination. Papunta na sa semifinal. So, malapit na rin siguro to. Nag-audition na sila eh. The Boys Kids may audition na ongoing. Alam mo, kasabay niyo The Clash. Tingin ko dyan, kasi nga, let's face it, kaya siguro na pupunta na ngayon sa GMA. Yung mga ganun may franchise. Ang GMA kasi, may franchise. At saka mainstream talagang TV. Oo, yun talaga din tingin ko. So yun ongoing na The Voice ngayon sa kapamilya, na doon ang mga judge doon, si Martin Rivera, si Bamboo, at saka si Casey Tandingan. Dito sa ano, alam natin, nung nakaraan, nandiyan dyan si Stel ng SB19, si Billy Crawford, at saka si Chito Miranda, at si Julianne San Jose. Pero may balita ako dyan ha. Kasi, well, di ko lang sure kung ano na nangyari. Kasi pag nagkataon, dalawa magiging show ni Julie. Na halos magkasabay yata o magkasunod. Kasi nasa ano na tayo eh. Pa-second quarter na. Hindi yung show na yan. Ang show na to, malamang umerito ng third quarter. Pati yung The Clash. So paano yun? Pareho yun eh. Na. May so, clash na. Baka ang mangyari niya, magkaroon ng clash talaga. Plus, meron pa mga ano, may mga success ano pang show si Julianne, kasi pupunta pa sila ng Calgary, ng LA, ng San Francisco, yung ng Jaman. Yung binasa natin last time. Tapos diba? Ay Calgary. Babalik sila sa Calgary. Ito nga, diba? Good luck. Babalik sila. Ito. Good luck. Di ba yun yung issue na ba? Huwag na silang bumalik. Ay, grabe. Sabi ka. Babalik nga sila eh. Dahil nga may clamor nga sa kanila. May clamor daw. I don't feel it. Ay, grabe. Kasama nga ako. Pumunta pa kami in Japan. Di ba tayo? Japan. Okay, fine. Huwag natin sama si Bim. Hindi, huwag natin siya kasama. Diyos ko, wala akong passport na. Kaya pala may hanas? Naka-hate traveling. Naiwan daw sa bataan yung passport. Sige na nga, Bim. Sige nga, ito. Makoy De Leon at Elise Hoson, nadulas nga ba sa isyu ng kasal? What's this, Ambetable? Yes! Mga Katimarites at mga Maklis fans, matuwa po kayo. Unang-una po ninyong maririnig dito. Hindi pa rin ito nasusulat, hindi pa rin nababalita. Very reliable po yung balita po sa akin, kasi kaanak po ng isa sa dalawang yan. Isa kay, pwedeng, hindi ko sasabihin kung kaanak ni Makoy o kaanak ni... Hindi ko Makoy. Ni Elise. Hindi ko sinasabi siya. So anyway, nag-celebrate po kasi ng kanyang third or fourth birthday itong kanilang si Felice. Last 2 days, April 9. And, nagkaka, syempre, family gathering ito. Ang maganda dito,
Although ang napag-uusapan namin dati pa naman na may mga planong ganyan, parang naulit yung pagtatanong sa kanila. Tapos ang sinagot daw yata ni McCoy at saka ni Elise is tapos na. So nag 1 plus 1 yung mga nagtatanong, tapos na ang alin? Tapos na ba ang kasal o tapos na ang pagpaplano ninyo sa inyong kasal? Na binitin, kaya binabalita namin dito sa Maritas University, abangan nyo, lalo doon sa mga Macris fans, kasi I'm sure yung iba sabi na pakialam ba naman namin, tagal-tagal na yan, may mga ganong magre-react dyan, wana, kasi ako Macris fans din ako, fan din ako, kinikilig ako sa kanilang dalawa. Ang maganda nga kasi doon sa chika na yon is parang na openly na pag-uusapan na at may maganda plano dahil nga siguro sa nangyayaring kagandahan sa kanilang mga respective career. O, nakakaipon na, dagdag ka dyan. Alam mo ako, ang wish ko lang, kasi ang alam ko yung side ni Elise yung mami niya, sorry po, dahil nakarating naman din talaga sa akin to, not in favor kay McCoy. Mm-hmm. Dati pa, kahit nung wala pang Elise. Pero lalo na ngayon yata, dahil remember, binigyan niya ng party si Elise, pero wala si McCoy, ha? Parang ganon. May mga ganon talaga. So, kung ganyan nga, na may mga plano na ng kasal, sana naman, bago yung kasal, okay na, smooth na rin between the parents of Elise and McCoy. Alam nyo, parang Sarah Geronimo ito, ano? Pero ako bumibilib ako sa dalawang to eh. I'm sure hindi madali yung journey nila. Pero nakakatuwa rin na napapanindigan nila yung kung love and relationship na meron sila. So, bilang mga young parents, so tingnan mo naman. Naalala ko si Elise, nakakasabay ko yan sa hair shaft. So, lagi ko siya nakakatabi. Tapos, gandang-ganda ako sa kanya. Maganda naman talaga. Tapos, ano to? Pasikat na siya dito. Kilala na siya. Tapos, sabi ko, picture naman tayo. So, nag-picture kami. Tapos, pinose ko. Tapos, may isang executive sa isang estasyon na tinatanong kung sino yan. Parang kilala ko yan. Tinatanong kung pwede daw kunin. Eh, kaso ano siya noon? PBB house siya noon. So, ABS-CBN siya noon. So, gandang-ganda rin yung executive. So, ewan ko lang kung ano na. Wala na. Medyo nakis na. Dahil tsaka dyan. Baka ano? Baka ABS pa rin siya? Yes. Alam niyo ba si Elise, ay kawabayan ko rin. Tagasama din niya. Yeah. Yung both parents niya. That's true. Pero wala siya kinalaman sa death march. Sure ako ang lolo at lola niya. Baka naman. Baka. Ang lolo niya. So yun lang mga Macris fans dyan at sa lahat ng mga gustong ng update. O, yan ang latest nating na ano. Kasi nga, sa pag-birthday nitong kanilang unika iha. O, diba? Masaya lang na balita. So sana nga talaga, doon na papunta to. No? O, yung mga pupick up dito ha, sa ibang ano ha. Alam mo naman, dito sa Maritas University ni Joanna, nang galing. Sabi ni Joanna, may kukuha na naman sa exclusive news ni Sir Ambet. Credits po ha. Diyan de la Cruz. Sino kaya kumukuha? Ayaan nyo na ganun si talaga. Si Diyan de la Cruz, 5 Canadian dollars, watching from Canada. Ah, okay. Sko, I dictated, no? Kaya makita nila yun, tsaka ano yung mga pakulay lang. Ay, watching from Canada, with love. Lutuwa ako sa inyo. Kaka-happy. Tsaka ano pa yung may isa, di ba? Yun. Sige, tuloy na natin to. Rufa Gutierrez, sinabing fake news ang mga lumalabas na hanas ni Adwell Rama kay Sara Labate, ni Sir Poo. Correct. Hindi kasi may mga, alam nyo naman ngayon, ang bilis-bilis na maglagay ng picture. Yes, Misan nga, ano nga audio? Pwede mga AI? Kunwari, binabalita mo, pero hindi naman ikaw talaga yon. Ginamit lang yung boses mo. Natatanda ko si Chang Ami, may pinost siya na fake news na, kunwari, ina-endorse niya yung produkto. Dahil sa AI na yan. Sa AI na yan. Pero eto nga, hindi naman AI ang ginamit. Ang ginamit lang is parang basta statement or parang post. Tapos ang sinasabi nung post, ayan na. O, tingnan nyo na, si Chard, kasama na si Barbie. Tapos, tingnan nyo na yung isa. At poses niya. Hindi, ano lang, post lang to. Post lang. Tapos, ito naman sinasabi niya, yung isa, may ka-date na sa Hong Kong. Ganyan. So, sabi ni Rufa, hindi totoo na si Tita Annabelle ang ano, ang nagsabi nun. At ang sabi niya dun sa post niya, fake news, my mom did not say this. Things are peaceful at the moment. Let's keep it that way. That's good. So, yun nga. So, ingat din tayo sa mga nakikita natin, mga post at hanas. Kasi lalo na kung fan ka, tapos nakakita ka ng ganun, mapapareact ka talaga. So, tahimik naman daw si Tita Annabelle. Diba? Yan na, recess na. Recess na! Okay. Oh, sige. Jerome Ponce at Krisha Biahe, more than friends na. Ano yan? Ito ang beta mo na to. Ano yan? Ano? Si Jerome Ponce!
Tsaka ito si ano, si Crisia Viahe. Sino kasi ba yung babaeng yan? Si Crisia Viahe. Si Crisia Viahe. Alam mo, hindi lang pangalan niya dati. Wait, na TV5 yan. Oh, yes. Yes. Kasabayan nila na din Lustre yan. Oh, yes. Pero ang pangalan iba. Yes. Iba ang Crisia Lustre? Hindi. Tapos nag-ano rin siya. Nakasamaan ko yan. Kasi ano yan, parang star. Ano ba yun? Basta meron kaming search dati sa TV5. Tama ka. Hindi ko na matandaan yung tama. Anyway. Alam niyo, maganda boses niyan. Oo, maawit yan. Tama. At ano na sila ngayon? Inamin na ni Jerome na hindi lang sila magka-tandem, more than friends sila. Dahil sabi ni Jerome, mas magugusto lang mas maging realistic sa mga fans nila, supporters, pati na rin sa lahat, sarili nila, ay yung totoong nararamdaman nila bilang magka-love team at bilang personal na din ng mga personal, mga private sila mga tao. And so? May project sila sa ano? Grabe! Sa university series, yung diba? Unilove Squad. Na hindi ka dumating kasi invited ka. Nasa lista. Ikaw ba? O, basta invited kayo. Lagi na lang ganun. Diyos ko, nasa lista. Grabe naman. Sino naman nag-invite? Diyos ko, tanong ko si Jojo Gabinete. But anyway, masaya. Alam mo, tatlong love team actually yung ni-launch ngayon sa university series na yan. Nandiyo dyan na yung Marvin. Yan, no? Yung si Marco Gallo at saka si Heaven Paralejo. Ito ngang, ano to? Jerome Ponce. At saka si Crisia. Crisia. And then si ano, Hyacinth Calyado at saka si Gab Lagman. Finally, may ka-love team na si Gab. Alam mo your na. Your favorite. Yeah! Gab Lagman is your favorite? Yeah. Oh, why? Why is it so? Kung ano. Ayun. Diba? Ibalita naman natin itong Heaven Paralejo. Enjoy magpakain kay Marco Gallo. Nagtanong na rin natin yan. Kasi may isang kasama natin sa trabaho nagtanong sa kanya, ano yung mga ini-enjoy ninyong gawin sa inyong mga ka-love team o sa ka-tandem? Sabi ni Heaven talaga, enjoy po ako magpakain kay Marco. So, siyempre, tama na naman lahat. Siyempre naman. Kasi double meaning. Pati si Marco. Kasi talaga nagpapakain siya. Nagdadala siya. Enjoy siyang pakainin. Kasi si Marco daw kasi ang klase ng lalaki na kahit anong ibigay niyang pagkain, kinakain. Even yung dinugasan. We don't know. Hindi natin alam kung ano man yan. Basta enjoy si ano. Eh kasi kinikiligan na lang din. Pero alam mo. Nyawa sila diba? Hindi ba? Sabi ni Heaven, komportable siya, nakasama niya lagi si Marco. Sabi naman ni Marco, hindi siya mag-e-exist sa showbiz kung wala si Heaven. Ano ba yun? First time mo narinig yun? Hindi, parang hindi ba sinasabi lang naman na parang ano pa bang, kasi ang mga bata ito, yung pandiretsuhin ko mag-jowa or what eh. Mag-jowa sila. Pero enjoy magpakain. Mag-jowa sila, ayaw lang siguro aminin ng diretso, pero from a very reliable source, mag-jowa sila. Yan. Pero kasi may mga dahilan din kung ba't hindi maamin. Anong dahilan? Merong may against. Nose ko ba yun? Ay, nose mo yun! Against! Nose mo yun! Basta favorite ko si Cap Gab Lagman. Ah, talaga si Gab Lagman. Ano pa mang kini ano yan, Nanay Maris Umali, ha? Wala mong sinasabi, ha? Maris Umali? Oo, ng GMA 7. Ah, talaga? Magiging guest natin dito silang anima. Diba? Guest rin natin silang anima. Sinolo ko. For the first time, grabe, naloka ako doon sa guesting na yun. Anim na yun, ano? Baklase. Sino nga? Sinolo ni Rose ang in-interview. Anim na lalaki. Ay, nagpakain naman siya. Ako ang nagpakain kay, lalo kay Gab, bongga. Pinakain mo si Gab? Kumain naman. Ay, nako po. Rio Genise. For ano ito, SAR? Singapore ba to? Ano na? Di pa tayo recess, may isa pang item din. Ariel. Sandali muna natin, yung pakulay na, respeto naman natin itong ano. Kuyo, grabe kayo. Ayaw na mga dinosaur. Oh, we already have 1.3 likes. Oh, thank you. Hindi ka sisira kahit meron impostorang. Thank you naman. Malimbalita natin. Julian Santos, pinaglaro ng netizens dahil sa pagputok
sa ano? Bibig, sa pagputok sa bibig video. Ano ayan, meron tayong video. Pwede ba natin i-play para makarelate kayo? Pagkatapos magpakain, nagputok. Nagpakain si Heaven. Ito naman yung putok sa bibig. Ano ba yan? Dahil dyan. 5 seconds lang naman yan. Okay, 1, 2, 2. Hindi, yung mismong video. 3, ang tagal eh. 4, 5. Sa phone ko ipi-play? Sige. Ay, ipi-play sa phone mo. Paano makikita yan? Naka-livestream na kasi. Naka-livestream. Ang taray, sige nga. Teka na, naka-Jego ko yan si Nende. Play mo daw. Sana marinig. Naka-livestream na, hindi mo na kailangang i-ano yan. Sa phone ko, dito. Yan. Play mo. Mga kamarinig, pasensya na kayo. Mga techie talaga ang lahat ng ano. Yan, yan na. Hindi mo naman marinig. Nakikita ko naman. Wale! Wala! Walang sound. Awal. Pero lumabas na doon. Okay. Awesome. So anyway, kwento mo na lang. Kwento na lang. Ang sinabi niya dyan, ang masarap dyan, parang pinasok mo sa loob ng iyong bibig, puputok, puputok siya. May ganun talagang pagkain, Puputok siya sa loob, tapos, puputok siya sa sumasabay yung sa itlog. Parang ano, itlog? Ano ba yun? Di ba? Ganun yung sinabi. Pumasok sa bibig, pumutok, tapos umaano yung... Yung itlog, parang gano'n. Ay, itlog ba yung pinuputo? Creamy daw. Creamy, yung itlog. We're going to the dogs. Ang sarap kasi pumuputok siya sa loob, tapos nalalasahan mo yung creaminess nung itlog. Teka lang, sorry, sigurado kasi Judy ang nagdi-describe niya. Eto na nga, kaya siya naging trending kasi ang ginawa, kinat lang nila yung portion na yun, yung exact, yung lines na yun na. Ang sarap niya kasi pumuputok siya, parang siya pumuputok sa loob, tapos nalalasahan mo yung creaminess nung itlog. Yun lang ang kinat, pero ang tunay na buong story. Ano bang recipe yan? Eto ano na. Yan? Kasi, di ba natatandaan niya may story tayo tungkol kay Lucho? Eto yung pagbabalik niya. Nalagesed Bulaga. Eto na. So, parang favorite ni Lucho yung mga uni, yung sea urchins. So, gumawa siya ng uni na recipe, toast. Oo. So, ang ginawa niya sa toast, nag-ano siya, nag-truffle scrambled egg. Truffle. Tapos, kinong-kinong ganun niya. Tapos, nilagay niya dun sa toast, dun sa loaf na tinoast. Tapos, nilagay ng uni. Tapos, nilagyan ng caviar. Uni, pasta, and toast. Ayan. So, nilagyan ng caviar. Yung caviar, yung bilog-bilog. So, caviar. So, yun yung puhuputok. Tapos merong itlog na scrambled na nakalagay yung itlog, nakalagay yung uni, tsaka yung kakainin mong gano'n. Pero nakalimutan mo, ano yung pampakrimi dun sa itlog? Ay kasi parang nilagyan ng milk, di ba? Now you're here at Marites Unibarcity cooking show! Tapos, in fairness, mahaba yung explanation ni Juday, na chef si Juday, no? Oo so, naman! Ang dami niya explanation, pero ang ginawa ng mga netizens, kinat lang nila yung ang sarap pag pumuputok siya sa loob ng bibig mo at nalalasahan mo yung creaminess ng itlog. Nakamista ko ang bongga! Yun ang sinabi. So trendy. So alam mo naman ang mga bakla. So gusto ko mapanood si Juday na ulitin niya yun at sabihin niya. Magkaroon din na mabalik yung cooking ano niya. Juday recipe ni Juday. Ito na Juday's kitchen. Next time na panood ko siya, in fairness, ano lang siya, suwabe lang. Tapos si Ryan, nasa background lang. Tapos nagko-comment. Nagbawa, nagluluto siya, tapos bigla na lang si Sine. Pero voice over niya. Tapos si Luna ba? Yung isang Luna, anak. Luna. Naglalaro doon sa area. Although tumutulong pa minsan-minsan, gano'n. Tapos syempre yung end, si Lucho nandun din. Parang ano lang siya, parang natural na kusina. Pero naka-video. Nakakatawa to si Judy. Ako nagulat ako talaga, si Judy, mismo ba nagde-deliver niya? Sinabi niya talaga, ang sarap na pumuputok na sa loob ng iyong bibig, tapos nalalasahan na yung creaminess ng itlog. Okay! Dahil dyan din! Ito na din. Ay, wait lang! Ating pasalamatan si Rio Jebine. Ulit! Nagkakulay-ulit ng 5 Saudi Arabia Riyal. Thank you naman! Lali, kundi ano? Ilang minuto lang? Green Culinary Arts now in Raleigh. Ay, magbabasa pa rin? Magbabasa pa ba? Tapos na ang recess, din. Tapos na. Sige. Yan pa mga Marites ang Selangor Chica dito sa Marites University! Susunod na po rin agad ang Daho! Kaabang-abang!